Hey guys, Ma'am M here. Welcome to my YouTube channel. At ayun na nga guys, diretso na agad tayo sa main topic. Wala nang preno-preno, wala nang chismis-chismis dahil ayaw natin sa toxic na topics. Char! Kung ikaw ay baguhan pa lang sa YouTube at naghahanap ka ng best editing app na madaling gamitin, hassle-free at higit sa lahat, watermark-free, nasa tamang video ka kapatid. Tapusin mo lang tong video na to at tuturuan kitang mapadali at mapaganda ang mga YouTube videos mo. And I'm sure na karamihan sa mga vloggers or content creators ay familiar na dito sa editing app na to. At ang gamit ko pong editing app ay CapCut. Super nagustuhan ko talaga ang mga features ng editing app na ito. Pero share ko lang, ang pinakaunang editing app na ginamit ko ay KineMaster. Yun yung dating gamit ko nung Android user pa ako. And kung nakapanood na kayo ng mga old videos ko or yung mga pinakaunang videos ko, mapapansin nyo yung mga pinagkaiba o difference ng mga videos ko from old videos to latest videos. Aminado naman ako na hindi ganon kaganda yung mga qualities ng videos ko nung mga unang vlogs ko. And siguro isa na sa mga factors yung aminado ako na na-excite akong gumamit ng ring light noon. Kaya masyadong naging, kumbaga naging yellowish yung skin tone ko sa mga videos ko. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hindi pumatok sa mga viewers or potential viewers yung mga unang videos ko. But since baguhan pa lang naman tayo sa YouTube, sabi nga nila, practice makes you perfect. And habang tumatagal, para sa akin nakikita ko naman yung improvement sa mga videos ko, lalo na sa editing skill ko. Pero seriously, malaking tulong talagang naiambag ng CapCut sa mga videos ko. Bukod sa watermark free na ito, super chill lang din ang paggamit ng editing app na ito. Karamihan kasi talaga sa mga editing apps ngayon ay may bayad. And since nagsisimula pa lang tayo sa YouTube, syempre kailangan din nating umasa sa mga free editing apps. So kung plano mo pa lang magsimula ng iyong YouTube channel, try mo nang i-download ang CapCut ngayon and I'm sure magugustuhan mo rin tong editing app na to. And ang kagandahan din sa editing app na to, pwede siya sa Android and iPhone users. Pwede niyo po siyang i-download sa Play Store, Apple Store for free. So first, syempre, kailangan muna nating i-import lahat ng segments of videos natin. Then, ang una kong ginagawa ay ang tinatawag nilang rough cut. So, tinatanggal ko muna or kinakat ko muna yung mga unnecessary parts like yung mga ends ng every video tulad nito. Sa totoo lang po, hindi ko pa kasi kaya for now yung minsan ng take lang. Kasi marami pa rin talaga akong mga bulol moments na kailangan i-improve. At alam kong makaka-relate dito yung mga content creator na hindi rin ganun kabiyasa sa pagsasalita in front of the camera. Especially kung hindi Tagalog ang first language mo. Kasla ko makinyak nga, namupo lang nga Ilocana. Kaadala tadagijay, aldaw nga, kumilukilulat tadagijay pilak mo. Kaya most of the time, gumagawa muna ako ng script bago ako mag-shoot. Second, related pa rin to sa pagiging Ilocana ko. Ito yung tinatawag na speed up speech quality. Ito yung life hack na gusto kong i-emphasize. Kung kayo ay katulad ko na medyo hindi pa sanay sa pagsasalita, ito talaga yung kumbaga naging lifesaver ko. Like kung may mga Tagalog or English words na nahihirapan pa rin ako i-put into speech, ang ginagawa ko, may mga pagkakataon talaga na kailangan ko talagang magsalita ng mabagal. Magpapakita ko sa inyo ng raw clip or raw video. Ito yung before, pakinggan ninyo. Minsan kasi, based on my experience ha, ang isa sa mga problemang nakikita ko pagdating sa decision making ng mga baguhan, especially ng mga introverts na katulad ko na gustong bumuo o magsimula ng kanilang sariling YouTube channel ay yung tinatawag nilang fear of judgment. Then, eto naman yung after editing or kapag nilagyan ko na ng additional speed yung video. Minsan kasi, based on my experience ha, ang isa sa mga problemang nakikita ko pagdating sa decision making ng mga baguhan, especially ng mga introverts na katulad ko na gustong bumuo o magsimula ng kanilang sariling YouTube channel ay yung tinatawag nilang fear of judgment. So, madalas kapag normal lang yung speed ng pagsasalita ko, usually dinatagdagan ko lang siya ng 0.20 or 0.2 speed. At kapag naman ang option ko ay kailangan kong pagalan yung pagsasalita ko or pananalita ko, usually dinadagdagan ko siya ng up to 0.3 or 0.30 na speed. Minsan kasi kapag mabakal ka magsalita, may tendency na hindi magustuhan or mabore yung mga audience or viewers mo sa videos mo. So, speeding up your speech quality tends to highlight your confidence, objectivity, intelligence, and superior knowledge. Oh, naka-additional 0.4 speed dahil kagsat. Kitang matanggal niya. Pero syempre, huwag naman natin iasa lahat sa CapCut introverts. Bago ka magsimula, gawin mo to. Take a deep breath. Then exhale. Oh. Tapos, i-exercise mo lang yung bibig mo ng ganito.
Kasi garaw-garaw mo, kagsat, ganun. Tapos, kapag okay na, memorize your script. Remember to slow down and make sure to use short sentences. Huwag mo naman masyadong i-pressure yung sarili mo. I-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Pwede ka rin maglagay ng mirror sa harap mo or use your front cam para makita mo yung sarili mo habang nagsasalita. Then, next na ginagawa ko ay yung volume up. Since wala akong gamit na mic, nagre-rely na lang ako sa editing app na gamit ko. Then, I make sure na walang masyadong maingay sa background. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasan yan. May mga sounds pa rin na nasasama, whether you like it or not. Just like sa case ko, may kasama akong bata, may anak ako na 2 years old. So, syempre, hindi natin maiiwasan na minsan may mga nasasabi siya na nasasama sa videos. Pero okay lang yun sa akin kasi hindi ko naman pwedeng ilabas muna yung anak ko. So, minsan, kailangan ko rin mag-adjust para sa anak ko. So, minsan, pag wala yung father niya, kami lang dalawa yung nandito sa kwarto, ang ginagawa ko, dinediskartehan ko na lang. So, pinapadede ko siya, ganun. Tapos, minsan, pinagsusulat ko lang siya, ganun. Ginagawan ko na lang ng paraan para hindi siya masyadong mag-ingay. Yung minsan, sinasama ko na rin siya sa mga vlogs ko, parang yun na rin yung bonding naming dalawa. So, kung nakapanood na kayo ng old videos namin, may mga videos na kasama ko siya sa mga videos ko, mga vlogs ko, ganun. May vlogs kami together, ganun. Kailangan kasi, as much as possible, mas maganda sana kung mas less yung ingay na naririnig sa background. Para mas marinig at mas malinaw sa pandinig ng viewers natin yung mga bagay na sinasabi natin sa videos natin. Then, after ko gawin tong 3 basic editing steps, dito na ako naglalagay ng transition effects, sound effects, video effects, at kung ano-ano pang palamuti na pwedeng ilagay o idagdag sa video. Ito na yung pinaka-favorite part ko sa paggamit ng CapCut. Kasi all-in-one na siya. Sa sobrang dami ng features and effects na pagpipilihan, mas na-enjoy ko yung pag-i-edit ng mga videos ko. Like for example, sa mga transitions. Sobrang kabog ng mga effects like yung pull-in, pull-out, at madalas ko rin gamitin yung glare 3, glare 2, glitch, mga ganyan. Lakas maka-vlogger na vlogger. Yung kahit na alam mo wala ka pang isang taon as content creator, feeling mo na sa Road TV level ka na ganun. And sa sound effects and background music, hindi mo na kailangang mag-download ng mga music na gagamitin mo for your videos. As in, ready to use na talaga siya. All you have to do is mamimili ka na lang dito sa mga nakalagay dito, and take note guys, nakakategorize na rin ang mga sound effects and background music dito. Like my sections dito para sa performance, laugh, fight, transitions, etc. etc. And of course, pwede ka rin maglagay or mag-add dito sa bookmark ng mga sounds na madalas mong gamitin sa mga videos mo. Para kapag need mo ng ganitong effects, madali mo na lang siyang hanapin. And guys, yung mga sound effects dito sa CapCut, sobrang gaganda. Pwedeng pantapat sa mga pang-professional na editing apps. Hindi siya gaya ng ibang editing apps na sobrang komplikado. Like, may iba na sobrang bagal mag-import ng mga videos. Minsan, umaabot pa nga ng more or less isang oras bago ka makapagsimulang mag-edit. And also, may mga editing apps na kapag mataas yung size ng videos mo, like for example, nasa 1080p ang size ng videos mo, once na mag-import ka ng mga videos mo dito sa editing app na to, ire-require nito na i-convert yung mga videos sa mas mababang size, which is 780p na lang. So dito sa CapCut, mabilis lang mag-import ng mga videos. And take note guys na kung ano yung original quality and size ng videos mo, hindi na nire-require ni CapCut na mag-convert ng mga videos sa mas mababang size. And ang pinaka-highlight feature na nagustuhan ko dito sa CapCut ay pwede kang mag-reverse ng mga videos mo. Pwede ka rin gumamit ng freeze. And pwede ka rin mag-stabilize ng mga shaky videos mo. And isa rin sa mga pinaka-friendly features ng CapCut ay yung overlay. Super convenient nito for me kasi mahilig akong maglagay ng mga magkakadikit na overlay. Unlike dun sa una kong ginagamit na editing app, limited lang yung paglalagay ng overlay. Minsan pati sound effects na ilalagay, limited lang din. Dito sa CapCut, kahit sobrang haba ng mga videos mo, nakakapaglagay pa rin ako ng kahit ilang sound effects na gusto kong ilagay. You can also remove background, green screen or not, automatic tinatanggal nito yung background sa videos mo. Super cool lang talaga ng editing app na to, kahit na cellphone lang yung gamit mong pang-edit, pak na pak pa rin yung mga videos mo.
Guys, FYI lang, hindi po to sponsored video. Obvious naman siguro sa channel natin na nasa 930 subscribers pa lang po tayo. And kung sino man po sa inyo ang willing na mag-subscribe sa channel natin, pindutin nyo lang po yung subscribe button sa baba and hit the notification bell para lagi na rin po kayong updated sa mga bagong videos ko. By the way guys, dito pala sa CapCut, umaabot ang resolution ng videos from 480p to 4000. So kahit na phone lang ang gamit natin sa pag-edit ng mga videos, maganda pa rin ang magiging quality ng mga videos mo. Pwede ka rin mamili ng mga format sizes, like for example, gagamitin mo ito sa YouTube, TikTok, or para sa Facebook page mo. Pwede mo rin i-adjust yung lighting ng videos mo, lalo na kapag masyadong madilim yung mga recorded videos mo. Pwede ka rin maglagay ng filters. May mga stickers din dito and sobrang daming pagpipilihan na designs. Pati na rin mga text designs dito, super lakas maka-movie effect. And of course, marami pang ibang magagandang effects, pero syempre, hindi na natin ito maiisa-isa lahat. See for yourself na lang, and I'm sure naman na mag-e-enjoy kayo sa paggamit ng editing app na to. So, dito ko natatapusin tong video na ito. Sana ay hindi kayo inantok while watching this video. And congrats kung hanggang dito sa dulo ay nanonood pa rin kayo. Maraming salamat po sa panonood at sa maikling oras na inilaan nyo para sa video na ito. And kung nagustuhan nyo naman po tong video na ito, please don't forget to like and share this video. And kung may mga katanungan po kayo, just comment down below. And huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button sa baba and hit the notification bell para lagi na rin po kayong updated sa mga bagong videos ko. Kita-kita po ulit tayo sa mga next videos ko. Maraming salamat po! But I think that I lost my mama, party girl, she just wanna